Oh, kasi sa amin, ang practice namin sa Hindi is 10%. So every Sunday, mayroon akong talagang blessings na malaki, di ba? 10% eh. Then yung ino-observe ko doon ang Katoliko sa mga malaking masses, doon ako, observe ako doon. Nakita ko pagtugtog sa All That I Am, All That I Am. Nakita ko yung doon ng mga parokyano, puro bariya ang linagay sa Cebu. Sabi ko, nakatakot. Pabigatan. kaya ngayon, Father, iniba ko ng aking mga talk. Sabi ko, kung noon, kaya akong ibigay ang 10% sa simbahan na tatag ng tao, ngayon na nandito na ako sa simbahang Katoliko, sinabi ko sa Panginoon, kung kaya ko noon, mas kaya ko ngayon. Amen. Oh. Pero Brother Noe, naalala ko dati sa kwento mo, so nasa Maynila po kayo ngayon? Ha? Nasa Maynila po kayo ngayon? Oh, Maynila ako ngayon dito sa Paranaque. Mayroon kaming house dito kasi ang mga convert kasi lumami dito sa Metro Manila. So kailangan silang maalagaan. At saka kung magpunta ako sa iba't ibang siyudad ng Pilipinas, Father, Sister Kindi, it's very easy kasi may mga flight kaagad, Palawan, Sambuanga, mayroon. Kaya ba kasi sa wala pa ang COVID, I am traveling every day. Magpunta lang ako dito sa house sa Paranaque para magwashing sa aking mga damit. Then pag matapos washing, punta naman ako sa Tarlac, punta naman ako sa Baguio, punta naman ako sa Ilocos, punta naman ako sa Bicol. Uwi lang ako dito para wasingan ko yung aking mga damit. No. Ulitin natin. Oo. Ulitin ni Brother Noe, ah. Marami na kasi ang converts. Ano marami. Ano pong ibig yung sabihin, Brother Noe? Yung after my baptism, sabi ko kay Lord, Lord, bigyan mo ako ng 10 mga hindi Katoliko na mako-convert. Pero alam mo, binigyan ako sa Panginoon ngayon ng almost 200 converts throughout the Philippines. Under my leadership. Okay. So, mga Protestant din sila noon. Yes, galing sa iba't ibang denomination, Father, Sir Kindi, mayroong galing sa Baptist, mayroong galing sa Born Again, mayroong galing sa Evangelical, mayroong galing sa Iglesia ni Cristo, mayroong galing sa Jehovah's Witness, mayroong galing sa Islam. Kinukup-kup namin. Like for example, mayroong Islam nag-convert sa Basilan, hinahabol siya sa kanyang mga kamag-anak, bilihan namin ng plane ticket, i-transfer namin doon sa area na safe siya. Question po. Kasi po, pag nag-convert po sila, mula po doon sa kanilang dating reunion, papunta po ng Katoliko, sila ba po itinatakwil ng kanilang pamilya? May mga sitwasyon na tinatakwil, lalo na kung ang kanilang religious movement is very separatist. Except kung ang mga religious movement na galing sila, like Presbyterian, UCCP, na mag-open to conversion to the Catholic Church, hindi yun sila parang itinatakwil. Pero kung pag-usapan natin Islam or Iglesia ni Cristo, that is a very, very separatist. Medyo hindi sila accepted sa pamilya. So ang kami mga converted, nagtulong-tulungan kami, Sir Kindi. Ano yung matulong namin? Kung mayroong mamatay, magtulong-tulungan kami magbili ng kabaong. Oh, kung mayroong mga hospital, magtulong-tulungan kami. Oh, so ako naman bilang leader, na talagang very stressful. Kung ako ang tanongin, sabi ko, Lord, ano ba to na ngayon sa pastor pa ako, I enjoy my life, pero ngayon parang hindi na ako makapagbili ng aking mga sapatos dahil inuna mo yung mga pangangailangan sa mga alangan naman, bili ka ng sapatos, mayroong walang bigas. Iunahin mo yung bigas. Oo. Oh, diba? So, Brother Noe, you mentioned na para nakikinig sa bishop. Para may bishop na in charge sa inyo? Yes po. Oh. Ah, ganun ba 'yon? So, actually dito sa Metro Manila, si Bishop Ted ang nangama sa amin. Ted Bakani. Bakani. Ah, okay. Kaya na, nagre-report ako doon sa kanya sa bahay pare. Sometimes hindi ka maka-report, so mag-require siya because I am your bishop advisor. Pero in spite na siya ang bishop advisor, I have to cooperate also sa mga local ordinary. Like for example, nandoon ako sa APL diocese, I have to report to the bishop of the area. Ah, yes, that's true. Mm-hmm. Nandoon ako sa Cagayan, I have to report to Archbishop Jose Cabantan, Bukino, na kung saan yung mga area mayroong mga convert, magre-report ako sa mga bishop. Of course, mayroong mga area na hindi ako kilala, na mayroong mga it's diocese father, mayroong iba't ibang protocol na kailangan magpaalam ka, magsulat ka. So, marami mga panahon na mapagalitan ka, ma-rejected ka, masaktan ka. Pero itong lahat, ino-offer ko ito sa Panginoon because I know
na ito talagang mangyari ito sa akin kasi nag-ikot ako sa buong Pilipinas. Grabe, Brother Noe, no? Grabe. Wala po akong masabi. Wala akong masabi sa ginagawa. Father, di ba? Napaka-inspiring, di ba? Grabe na, ang turnaround na ginawa niya. Daming sakripisyo na ginawa niya for the faith. Isang panahon na church, no? Isang panahon pumunta ako sa isang bishop, sabi ni isang bishop, "Why you came here without the letter?" Sabi ko, "Bishop, mayroon kasi akong binisita na pastor dito na gusto magkatoliko, gusto ko lang magsihay sa hindi 'yon pwede. You have to inform the chancery before going here." Sabi ko, "Hindi ko man alam, bishop, na ito pala ang protocol dito sa diocese." Eh, hindi ko 'yan problema. Problema mo 'yan kasi ikaw ang gusto magpunta. Pero sabi, nag-smile ako kay Bishop and then umalis ako din. Mga pastor sa diocese na yun nagiging converted. Isang panahon, sabi ko, nag-joke-joke ako, Father. Sabi ko sa kasama kong pastor na limang pastor, mag-ano kayo, mag-long sleeve kayo, mag-necktie at saka kailangan tayong anim nakahawak ng Biblia. Then nag-misa si Bishop doon. Yung nagalit sa akin ba, nag-misa doon. Sabi namin, nakilala ko man ang pare, Father, puntahan namin saan si Bishop, nandoon sa kitchen nagkumain. Pinuntahan namin, Father, puro kami nakaniktay, naka long sleeve para kami mga manager ba. sabi ng Paris Bishop, ito ang mga pastor na nagbalik sa Katoliko. Pagtingin niya, mga manager ang mukha, sabi niya, "Hello, welcome." Hindi ko rin malimutan, Father. "Hello, welcome," kasi yung panahon na pumunta ako sa kanya, naka-civilian lang ako ba, naka-t-shirt lang. Sabi ko, mag-joke-joke tayo dito. Hindi natin dibdibin itong mga pangyayari. Idaan lang natin sa joke-joke pa. Alam mo, Father, kung saan yung mga area na medyo critical like for example, ang maraming Christian ang obispo, ganyan, masaktan ka, mas marami ang convert. Ah, totoo? Oo, mas marami ang mag-convert. Kasi pag pumunta ka doon, umiyak ka, parang maawa ang Panginoon sa iyo ba? Oh, tutulungan ka ng Panginoon, loves na. Pagpunta mo sa pastor na binisita mo, parang napaluha ka pa kasi pinagalitan na doon galing sa obispo. So yung pastor magtingin sa mukha mo, ma-feel niya na seryoso talaga itong taong ito. Pinuntahan ako dito. Kaya madali siyang ma-convert. Mm-hmm. Kasi pag masaktan tayo, Father, umiyak ka dahil nasaktan ka, punta ka sa puntahan mong pastor, makita niya how serious you are. I know na mangyari ito sa akin kasi hindi ako kilala sa simbahan eh. Opo. Tulad nung last month, mayroong convert pastor taga Tacoronga City. Eh ngayon kasi medyo matalino siya sa kaniyang college, nag-apply siya sa seminary sa Italy. Eh ngayon, na-accepted siya sa Italy, naghanap ako ng obispo na maka-recommend sa kanya, pumunta ako sa Bishop Pabilio. So, bigay siya ng recommendation. Pagka next day, sabi naman na, kailangan daw ng recommendation sa Papal Nuncio, sabi ko sa pastor, yung desire mo na mag-aral pagkapari na accept ka na sa Italy, parang si Lord nilang ang bahala ha, kasi pagpapuntahin tayo sa Papal Nuncio, hindi pa ako nakapunta ng Papal Nuncio office anong masabi nila itong mga born again na mga pastor. Sabi pa ng isang obispo sa Gumaca, hindi na kayo tawaging born again, ang tawag sa inyo, come again. Tama naman. Eh ngayon, Father, pumunta siya. Okay na ako, pumunta siya sa Papal Nuncio office last May, alas April. Alam mo, Father, tinanggap man, in-approve man sa Papal Nuncio. Last May 14, nandoon na siya ngayon sa Italy, nag-aral na siya pagkapari. First convert pastor to the Catholic Church in the Philippines studying in priesthood in Italy. Wow! Oh, praise God! Praise God! Yes. Yung pastor na yun, Father, tanongin mo, what is the reason of his conversion? Palagi siyang mag-dream sa simbahang Katoliko kay Mama Mary. Yun lang. Palagi siyang mag-dream kay Mama Mary niya. Kahit pastor daw siya, nag-preaching siya, makita daw niya ang kanyang sarili na nakasutana. So pumunta siya sa kaniyang obispo nila. Sabi niya, "Bishop, palagi ako na naginip na nagsutana ako, nandiyan ako sa loob ng simbahang Katoliko." Parang naguluhan na yung obispo nila, Father. Sabi niya,
baka tinawag ka pastor na magiging katoliko, punta ka nalang sa katoliko. Naguluhan ang bishop nila, Father, sa balik-balik niya doon ba? Baka pastor, tinawag ka sa katoliko, punta ka lang sa katoliko kasi puro panaginip katoliko. Brother Noe, so sabi mo sa akin, binanggit mo kanina, Brother Noe, pag separatist ba ang tawag? Separatist. Pag separatist ka, itinatakwil ka ng pamilya o ng komunidad mo. Kasi ang doktrina sa separatist mga churches is kami lang ang ligtas. So separatist ka, di ba? O separatist ang aming espiritu ito. Tulad ba sa... Di tinakwil ka rin. Oh, I feel rejection for first month, first year. I was very rejected na parang wala akong pamilya unang taon, pangalawang taon. I am rejected. Pero alam mo, sa awa ng Diyos after 2 years, yung pagalitan ako sa yung tatay. Ano? Ibig sabihin, maniwala ka na kang Maria ngayon? Dahil katoliko ka na. Sabi ko naman, Tay, maniwala nga tayo kay Judas, kay Mama Mary pa ba? Shut up! Close your mouth! So paano na-convert ang father mo? Pagalitan niya ako, Father. Ibig paano sabihin, mo siya na-convert? Sabi ko, Pa, kung totoong mahal mo si Jesus, din galit ka kay Mama Mary. Kung ikaw si Jesus, okay ka ba? Okay lang ba kayo? Okay lang. Wala akong pakialam yan. Basta I love Jesus. Huwag mo na yung i-endorse yung iba. Mag-recommend ka pa ng iba, si Jesus na aking mahal. And then, alam mo, Father, doon ako lumapit kay Mama. Di ba, Ma? Sinabi ko sa kanya, kung ako si Jesus, ikaw si Mama Mary, and then, tinakwil ko kayo, ano ang reaksyon mo sa akin? Di ba? Kung ang mga tao, so minamahal nila, mahal nila ako, pero wala kang halaga para sa kanila. How will you react to that? Kaya dito ako nanindigan na kung mahal natin si Jesus, kahit respeto lang ibigay natin kay Mama Mary, wag lang nating siraan sa ating mga preaching, martilyuhin ang kanyang mga larawan, sunugin ang kanyang mga larawan, dahil ang pagsunog sa larawan sa inay ng ating Panginoong Jesucristo ay magbibigay lungkot sa kanyang puso. Bakit galit kayo sa aking inay? Bakit hindi kayo galit kay Judas? Natahimik ang aking nanay kasi bakit galit kayo sa aking nanay? Pero kay Judas, wala kayong sinasabi. Totoo naman. Ba't nakita niyo ba yung picture ni Judas? Hindi niya naman minartilyo. alam mo, ang sinabi ni ang aking nanay, siya ang nag-usap sa aking tatay na tama man yung sinabi ni Noe. If we love Jesus, respect his mother. Because kung love natin si Jesus pero si Mama Mary sinisiraan natin sa ating mga pangangaral, totoo yun na magdala ito ng lungkot sa ating Panginoong Jesucristo. At ang ating mga papuri at pagsamba sa Kanya ay parang hindi niya maintindihan, mahal ninyo ako pero galit kayo sa aking inay. Alam niyo, doon after 2 years, Father, Sir Kindi, sa ating mga tagapakinig, may tatay at nanay at the age of 80 and 81 decided to be baptized in the Catholic Church. Wow, great story, yeah. Sabi ng aking tata sa aking nanay na nag-usap na kami si tatay mo, uwi ka dito sa bahay, kung saan ka man ngayon, tinawagan ako sa cellphone if where you are, go home. Kasi nag-usap na kami si tatay mo na mula ngayon irespeto na namin si Mama Mary. Umiyak talaga ako, Father. Siyempre naman. Irespeto namin si Mama Mary at hindi lang namin siya respetuhin. Magpabinyag rin kami sa Simbahang Katoliko. Wow. And they were baptized in Santo Rosario Parish, Cebu City. Natanggap nila ang binyag, confirmation, confession, Eucharist, and matrimony. Isang araw, 5 sakramento ang natanggap nila si Bishop o si Lito Cortez na ngayon Bishop ng Dumaguete. Yes. Ang nagbinyag sa kanila doon sa Santo Rosario Parish. Kaya malaking biyaya, Father, at saka sumusunod ang aking mga kapatid, ang aking mapamangkin, na sumunod sila. Then ang lahat kong kapatid sa Cebu City, 5 sila,
nabinyagan silang lahat, pati ang kanilang mga anak. So we are now at home in the Catholic Church. Wow! Great pero, news, no? Pero Father Noe, una siya lang. Diba, ay, Brother Noe? Mm-hmm. Brother Noe, ikaw lang. Tapos for a year or 2 years, mag-isa ka lang. Tinakwil ka. After 2 years, kumilos ang Panginoon. Mayroon lang akong isang kapatid na pastor din na nandoon sa Oroquita City na hindi pa man siya na-convert sa Katoliko pero nagiging positive na siya sa Katoliko. Hindi na siya naninira. Makipagkaibigan na siya ng Katoliko. Kasi sa exchange of sharing, wala mang problema. Manatili tayong pastor. Huwag na lang yung sisiraan natin ang simbahang Katoliko. So nagiging friend na siya. Kung magpunta ako doon, nandyan siya. No? So, pito kaming magkakapatid, ika-anim ako, ang lima, lahat Katoliko na, pati ang ano, lahat Katoliko na sila, at aking mga nanay at tatay, at we are now at home in the Catholic Church. We are so happy, at ang aking mga kapatid, very active, ang isa kong kapatid na pastura din, na-convert rin siya, at na nagiging ano siya ngayon, propagator sa Our Lady of Fatima, kasi parang love niya si Mama Mary, ang Our Lady of Fatima. At saka ang aking isang kapatid na pastora din, na nagiging Katoliko na rin, siya ngayon, mayroon din siyang group of converts sa Cebu City na kanyang pinangunahan na mga Mormons, na mga convert, naging Katoliko, binigyan niya ng input, mayroon silang center na dinidevelop niya sa Cebu, mga born again, basta marami siyang mga under sa kanya din na mga convert. Kaya sabi ko sa aking kapatid na ngayon, magtulung-tulungan na lang tayo kasi ako, nag-travel ako Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo din, anong makaya natin, then ano natin sila, i-guide natin sila. Kasi ang mga concern kasi, Father and Sister Candy, sa ating tagapakinig, ang pinaka-concern, paano sila makatikais, paano sila ma-introduce sa parukya, paano sila mabinyagan. Yun ang mga concern ba? Kasi itong mga taong ito, talagang spiritual struggle talaga. Parang kung papasok sila sa simbahang Katoliko, parang hindi nila maintindihan, mayroong struggle spiritually. Oh, ma-feel namin yan, Father, na parang hindi sila comfortable, so kailangan i-guide mo sila na diretso agad sa office para ma-enroll sila for baptism, mga ganyan ba? Kasi it is really a spiritual struggle. Na feel namin, Father and Sister Kindi, it is really a spiritual struggle na mag-akay tayo pabalik sa simbahang Katoliko. Parang ang ating kaaway hindi nila gusto. Gagawa sila ng mga hadlang. Maglagnat. Brother, hindi lang ako makatuloy bukas sa ating ano katikisim kasi nalagnat ako, mga ganyan ba? Oh. So spiritual struggle. Kailangan kang manalangin kasi ang intervention sa other side, ma-feel mo talaga na moving talaga ang kabilang side. Totoo 'yan. Pero ano, Father? Kaya ako talaga lang isip si Brother Noe para ma-i-guess natin ngayon because it's year of Saint Joseph. 'Di ba? Year of Saint Joseph. So talagang sa yung nakinig nga ako doon kay Father Callaway na nagka-consecration na 33 days of consecration. Sinabi niya, "We have to always remember Saint Joseph and Mama Mary. Hindi naman sila pare at madre. They are lay people." But they are the sila ang nag-alaga kay Jesus dito sa earth, dito sa lupa, 'di ba? Yes, so Saint Joseph, who is a lay person, naging father ni Jesus dito sa lupa, 'di ba? Kumbaga siya ang sabi nga niya, head of the family. Ama. Kaya naisip ko si Brother Noe because yun ang nagkaroon siya, yung strength and courage to move forward, to protect and defend Mama Mary. Yun, kasi ganun si, ganun ang character ni Saint Joseph. Diba po, Father? At ngayon, Father, sa awa ng Diyos, nakapagtayo kami ng center sa Lapu-Lapu City, malapit sa airport, nang hiram kami ng lupa, then doon mag-gather ang mga converts, kanilang mga inputs, kunya may pari rin na magpunta, magmisa. Then sa Cagayan, doon kami, mayroon kami mga farm, tanim-tanim kami ng mga mais, mga saging, para lang makasurvive kami, mga munggo, mga ganyan, mga gulay. And then doon sa General Santos City, nakatayo rin kami ng another center na
malaki ang chapel namin doon, mag-gather ang mga convert, mag-meetings. So, unti-unti nang dumami ang mga nagbalik simbahang Katoliko kasi kailangan sila ng binyo para ang kanilang mga pag-follow up sa mga teaching ay talaga mayroon silang binyo na kung saan sila mag-gather at home sila. And pag decided na, doon pa namin i-endorse sa parokya. Kasi kung endorse namin kaagad sa parokya, Father, hindi man alam sa mga katikista anong gawin sa mga pastor. Iba ka, hindi magkagulo pa sila doon kasi mga pastor 'yon. 'Di ba? Tama ka, Brother Noe. Tama ka. Kasi baka sila pa magtanong. Sabi sa John, ganito, di ba? Yung pastor pa magtanong eh. Magkagulo-gulo pa tayo dyan. So kaya ang ginawa, pastor to pastor. Ito mga pastor na naging Katoliko na, sila ang makipag-usap sa mga aspirant. Kung decided na sila, doon pa namin i-recommend sa pare sa kung saan sila nabilong. Na, Father, are ready for baptism na. Kung gusto mong ipa-review sa catechism dyan sa anong requirements sa parokya, okay, walang problema, basta okay na siya. So kailangan i-guide sila sa biblical foundation para hindi na sila doon mag-struggle kung i-recommend na sila sa parokya. Alam na nila. So yun siya, Father. So para talagang work ni St. Joseph yan, no? Provide shelter para sa kanila. Then they are taking care of the body of Jesus, itong mga pumapasok sa Catholic Church. No? So, talagang bagay na bagay si Brother Noe, no? As an image of St. Joseph, no? Reflecting the life and the work of St. Joseph. No? Father, ang grace lang na binigay sa akin, Sir Kindi, at sa ating tagapakinig, kasi I'm single. Kaya madali akong makaikot-ikot Luzon, Visayas, Mindanao kasi wala akong pamilya. I already surrendered my life to the Lord na Lord, as a single, gagastusin ko to serve you. Kaya madali akong maka-move from Luzon, Visayas, Mindanao kasi wala akong mga anak na inaalagaan. Wala kang responsibilidad sa pamilya. Ang aking makasamang pastor na mayroong asawa, mayroong mga anak, kaya hindi, may magaling na mga pastor magbigay ng siring, pero hindi sila makamove from one place to another because mayroon sila maliit na mga anak. So doon lang sila sa sariling barangay nila, bayan, mag-ikot-ikot, mag-share ng testimonies, kailangan makauwi sila sa bahay tuwing gabi. So ako as a single, Father, by the grace of God na nanatili akong walang pamilya as a single, makaikot ako anytime Luzon, Visayas, and Mindanao. Parang inaarin siya talaga sa Panginoon, Father, before ito nangyari. So itong mga pastors na ito, ganun din ang experience sa iyo na ostracized din sila, na kailangan nilang magsimula muli from scratch kung paano nila bubuhayin ang sarili nila, pati pamilya nila. So ganun siguro ang mga struggles nila. Oo, mayroong pastor sa Dumaguete, sa Dawin, na pagka nagkatoliko na siya, nagbinta-binta siya ng ice drop, no, binta-binta siya ng ice drop, sabihan siya sa mga tao, sus, ano bang nangyari sa iyo, pastor? Ang ganda sa buhay mo ngayon, nagkatoliko ka, nagbinta ka lang ng ice drop. Mga ganyan pa, diba? Sa Cebu, nag-ano sila ng mga barbecue, manok barbecue, mga ganyan. Kung sa mga cities, in-encourage sila yung mga barbecue, mga kainan, ang kanilang gawin. Pero doon sa mga province, livelihood, mag-alaga ng baboy, farming, paano magtanim ng mga gulay para mapampiraha, no? Paano magtanim ng mga saging, mag-alaga ng kambing. So ako naman, na magturo sa kanila, paano ko inalaga ng kambing, baboy, kailangan mayroong baboy, may kambing. Brother Noe, kung may halimbawa yung mga manonood natin na gusto magbigay ng support sa inyo, sa mga pastors na may pamilya, na naging Catholics, na nawala ng income, paano nila maibibigay sa inyo ito? Kung mabigay sa akin, Father, mayroong mabigay sa akin, nakita ko man yung sino ngayon naghirap. So, hinahati-hati ko yun. Of course, ang iano ko kaagad, magbili kayo ng isang sakong bigas, ipadala ko doon sa Dipulog area, sa mga del Norte. Picturean mo ang isang sakong bigas, at picturean mo ang resibo. Ganyan pa, Father. Of course naman,
ginamit ko rin aking common sense na ang isang sakong bigas, tag 40 kilo, nandyan sa mga 2,000. Sobrahan ko naman ng 200 para mayroong pamasahe. So, 2,200 yun ha, kailangan 50 kilos na sa isang sakong bigas ang bilhin. Picturean ang bigas, picturean ang resibo. Kung pwede, pag-picture sa bigas, kasama ka sa bigas sa picture. Huwag lang sa loob ng sako, no? Mga ganyan ako, Father, tulad ngayon, COVID. So, mayroong magwala, hirap na hirap talaga. So, magpadala. Pag mayroong akong blessings, padala ako. Kasi nakalista dito ang mga pangalan sa mga pastors na naghirap talaga. So, mayroong mag-text na walang-wala. So, Pastor, manalangin ka sa Panginoon. Ikaw, linista ko ang pangalan mo. Pero number 17 ka ha. Kailangan lakasan mo ang panalangin mo kasi number 17 ka. Mahaba bang pila? Father Noe, paano nga sila magdo-donate? So kung sakasakali po na meron pong nanonood sa atin na gusto kong magbigay po ng tulong, tama ba ako, Father Ohoy? Yes. Gusto magpaabot ng tulong sa mga pastor po na inaalagaan po ninyo, lalo na po yung mga may pamilya po na may mga anak at wala ho silang makain, may, 'di ba? Kasi nga tinakwil na ho sila at wala na ho sila sa sariling simbahan. Paano ho sila mag-aabot ng tulong? Pwede rin ipadaan sa akin at saka kung mayroon silang manggana, kung mayroon silang Viber o Messenger para pagkatapos natin mabilihan ng isang sakong bigas ang isang pamilyang convert, mapicturean natin ang resibo at saka yung isang sakong bigas. At saka yung, kung magbibigay sa inyo, Brother Noe, saan? May bank account? Or mayroon akong GCash at saka mayroong bank account din ako, Father. Kay Brother Noe, ang kanya pong GCash number po para po sa mga gusto pong mag-donate po. Para po sa mga converts po ng mga pastor na naging katoliko po at sa kanilang mga pamilya. Okay po, ang number po ni Brother Noe Dora for GCash is 0915-895-3171. Kay Brother Noe po ay 200 na mga converts po ang kanya pong hawak. Tama po? Mga 200. Meron pa po tayo niyan sa Cebu, sa inyong pong kapatid. Oo. Tama po? Oo. Kasi nakakalat tayo sa Luzon, Visayas, and Mindanao. At saka, isang pastor, of course, consider natin na mayroong wife, mayroong mga anak, mayroong members. Kaya nga, dumami ang ating convert, Sister Kindi at Father Uyuy. Kasi, binilang natin, pati yung wife, baka magreklamo yung wife, hindi siya sinali sa bilang ng mga convert. parang time ni Jesus din, ano? Wala, hindi kasali yung women and children. Kaya, sinali natin kasi sa counting, kasi we like it or not, ako as a leader, I like it or not, nagiging nagiging part ako sa kanilang buhay. Magkasakit man o anong mangyari. Kaya, palagi ang nanalangin sa Pinoy, Lord, wala muna sanang magkasakit kasi mayroon pa kaming ginawa ng mga ganun, mga proyekto, no? Mayroon pa kaming pinapinisingan, mga ganyan ba? Huwag mo nang i-allow na mayroong kukunin mo, mga ganyan ba? Aking pinipray habang nandito kami, ina-arrange namin ang mga bagay na dapat naming gawin para sa aming in the future. Kasi nagpagawa kami ng mga center, Father, Sir Kindi, at sa ating mga tagapanood para mayroon, in the future, kung mayroong tatanda ng mga convert, kung walang magtanggap sa kanila, mayroon tayong mapatuloyan. So, ngayon, ginawa ko yun ngayon. Sa Cagayan, mayroon tayong mga facilities ginagawa. Sa Santo City, mayroon. Para paghandaan na natin ang susunod na mga araw. Kailangan gawin na natin ngayon ang dapat gawin. Oo, sa mga gustong tumulong, pagka tumutulong kayo, isipin nyo lang na parang pinadadama ninyo sa mga bagong converts na ito to Catholicism that they belong to the family in the Catholic Church. Para madama nila yung love natin, yung compassion natin sa kanila. At lalong lumalim ang kanilang pananampalataya sa kay Jesus at sa through the Catholic Church. Amen. Alam nyo, ano, Father, okay, kailangan ko lang i-share. No? Noong una ko napakinggan si Brother Norwegian sa Mount Carmel. Tapos, kasi nga, sabi niya, siya pa nagsabi, alam niyo naman, pastor ako.
magaling ako sa memorization. Sabi niya, sabi niya, nung nag-share siya ganyan, sabi niya, alam niyo ba, sabi niya ganyan, minemorize ko lahat. Lahat sa buong rosaryo, nakita ko, sabi niya ganyan, nakita ko, nalalako pa yung pagkasabi mo, nakita ko na ang bawat pala misteryo ng rosaryo ay nasa Biblia. Oo. Diba? Diba, Brother Noe, binanggit mo yan. Oo. Alam mo lang dahil doon, Father, na-inspire ako mag-memorize. Naisip ko, oo nga naman. Artista ako, magaling ako sa memorization. Bakit hindi ko ginagawa ito? Kasi yan sa mga talent ko, mag-memorize eh. Oo. Bakit, di ba? Kasi, itong mga Katoliko, kaya, di pa, pero totoo yan, ano, totoo yan, Brother Noe. Mm-mm. Pag tinanong mo ang Katoliko, ang sasagutin talaga sa'yo. Hindi, nakalagay yan sa Biblia, doon sa banda yan, sa ano eh, sa, kay, ano yan eh, kay Matthew, nakalagay, parang may nakalagay na ganyan, yung pagkasabi, yung gano'n. Hindi yan memorize eh. Diba? Pero di ba sila mahusay sa ganyan eh. Diyan mahila ang mga Katoliko. Kaya I think, diyan din kailangan matuto din tayo, di ba? Diba, para sa mga nakikinig ng mga layperson, ng mga Katoliko, kailangan meron din tayo, matuto rin tayo to armor ourselves with the Word of God. Kasi yan ang Word of God, yes. Yan ang natawag nilang sword, di ba? Yan ang sword, yan ang ating sword na that will pierce the enemy. Di ba po? Tama po ako. Oh, yeah. Sister Kindi, alam mo, Father, ganito, nasiyak kasi ako eh, pagbasa ko sa, yung tinignan ko na ang Holy Rosary, kasi di ba araw-araw kami nagbasa sa Bible, pagtingin ko doon sa first joyful mystery, the annunciation of the birth of Jesus to the Blessed Virgin Mary, nag-plus ka agad sa aking mind, wow, this is Luke chapter 1 verse 26 to 39. Ang sunod, the visit of Mama Mary to her cousin Elizabeth, Luke chapter 1 verse 39 to 56. Then the birth of Jesus, the third joyful mystery, Luke chapter 2 verse 1 to 7. Biglang pumasok sa aking isipan na pagtingin ko sa rosary, Lord, lahat pala na nandito sa rosary, nakasulat pala sa Biblia. The fourth joyful mystery is the presentation of Jesus, Luke chapter 2 verse 20 to 40. And then the fifth joyful mystery is Luke chapter 2 verse 40 to 50. Nakita ko, Lord, sorry Lord, grabe ang preaching ko noon na, mga kapatid, ang rosaryo wala sa Biblia. Bigla mo lang nabasa to sa Biblia na ang lahat palang nasa rosaryo ay nakasulat sa Biblia. Doon ko nagsisi, sabi ko, Lord, patawarin mo ako sa aking 15 years na preaching na wala sa Biblia, pero nandito pala sa Biblia. Kaya I thank the Lord, mga kapatid at yung tagapakinig, Father Uhoy at Sister Kindi, sa pagkakataon na makapag-share ako sa napakalaking papasalamat ko sa Panginoon na nakarealize ako sa katotohanan at ngayon, nandito na ako simbahang Katoliko. Kahit pa maraming mga challenges, mga kahirapan na pinagdaanan, pero ang importante, hindi na ako nangangaway sa inay ng ating Panginoon at sa mga bayani sa simbahang Katoliko, ang mga santo na nagiging excellent example sa kanilang obedience, pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Okay, amen. So I think with that, Candy, we have heard substantially sa ating napakayaman sa insights na guest, si Brother Noe Dora. Maraming salamat, Brother salamat Noe. Po. And siguro, we can end this episode with a prayer. Again. Siguro, Brother Noe, pwedeng mag-pray tayo. Ikaw muna magsimula, and then si Candy, and then ako po. Salamat po. Sige, mauna ako sa pag-pray. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoong Hesus, salamat po sa conversion na ibinigay mo sa aking buhay. Hindi ko man inaakala na magiging isang Katoliko ako ngayon. Ngunit sa iyong pagmamahal sa akin, binigyan mo ako ng liwanag na ang pagmahal sa iyo ay pagrespeto sa iyong inay. Yung narealize ko ang makatotohanan yun, napakahirap ang aking pag-iisip dahil ilang taon kong sinisiraan si Mama Mary na iyong inay. Ngunit Panginoong Hesus, by your love and mercy, hindi lang ako ang kinonvert mo sa simbahang Katoliko, kundi pati na ang aking mga magulang na tanda-tanda na binigay mo sa kanilang liwanag para sila rin makarealize sa katotohanan that to love you is to respect your mother, loving Jesus. Kaya nga,
Salamat po na sa pagkakataon na dito nakapag-share ako kasama ni Father Uhoy at Sister Kindi at sa mga tagapakinig na binago mo ang aking buhay. Kahit na wala akong mga bisyo sa aking buhay, Panginoon, ngunit ang aking galit ay isa ring malaking kasalanan na nagbasa ako sa Biblia araw-araw, ngunit nagtago ako ng galit laban sa iyong inay, laban sa mga santo at sa simbahang Katoliko. Ngayon, I'm so happy, loving Father, na dito na ako sa simbahan, inang simbahan, na may kasaysayang nakadugtong mula ngayon pabalik sa panahon ng mga apostolit at sa Panginoon sa Kristo. Thank you so much for this gift of conversion. Sana, Lord, marami pang tulad sa akin na makarealize, magbalik loob sa simbahang Katoliko, o kahit na hindi magbalik loob, mawala lang ang mga negative, mga galit naming pag-iisip, ang mga wrong information na aming na-receive laban sa simbahang Katoliko. We love you so much, loving Father, and this church that you have founded. Salamat po sa lahat ng mga biyaya na hindi lang ang aking mga magulang ang binago mo na dinala sa simbahang Katoliko, pati aking mga kapatid, ang aking mga pamangkin, at ang marami pa mga pastors, mga pamilya nila, mga members sa Luzon, Visayas, and Mindanao na binalik mo sa katotohanan. Kaya nga, Panginoon, thank you so much na sa pagkakataon na tinawag mo ako. I'm so grateful to this conversion, loving Father, na ipinagkaloob mo sa akin. Salamat po sa buhay ni Father Uhoy. Sana itong programang ito kasama ni Sir Kindi ay magpatuloy at magpadala ka ng maraming mga benefactors to support this program para maipabahagi ang katotohanan magdadala sa amin sa buhay na walang hanggan. We ask this with the intercession of Mama Mary, through Christ our Lord. Amen. Amen. Father God in heaven, in Jesus, as we ask the Holy Spirit in us to pray through us, and we pray to the Holy Spirit in us, with the intercession of Mama Mary and all the angels and saints in heaven, once again, we praise and thank you, Lord, para po sa aming pagsasama. And we praise and thank you, Lord, pa sa napakagandang testimony po ni Brother Noe, Lord God. Please bless them, Lord, and keep them, Lord. Huwag niyo po silang pababayaan sa pupo ng kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay, pati po ang mga converts na ito. At para po sa mga Katoliko po na nandito, please, Lord God, inflame in us the love and passion, Lord God, na ma-appreciate po namin ang aming faith. Oh Lord God, Heavenly Father, please let the Holy Spirit in us in fire na malaman po namin kung gaano po kami kaswerte that we are here in the Catholic faith. Mama Mary, please always protect us with your blue mantle of protection, and thank you for always interceding for our prayers. Maraming maraming salamat po. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Lord Jesus, kayo po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Yes, Lord. Marami pong salamat at dinadala niyo kaming lahat kasama si Brother Noe. Yes, Lord. At ang kanyang mga kasama, pamilya, sa tamang daan at sa katotohanan at sa buhay na nais mong ibuhay naming lahat. Yes, Lord. Sana, Panginoon, magtuloy-tuloy itong pagtahak namin lahat ng sangkatauhan patungo sa iyong katotohanan, sa iyong daan, at sa iyong buhay. Nang sa gayon, kami ay maging iisa, katulad ng pagiging isa ninyo Ama, Anak, at Espiritu Santo. Hinihingi namin ito sa pamamagitan ng mga panalangin ng Inang Maria at ni San Jose at lahat ng mga santo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, maraming maraming salamat po sa mga nanood sa amin. Maraming maraming salamat, Brother Noe, sa napakagandang sharing mo dito sa aming Sharing from the City. At siyempre, maraming maraming salamat, Candy, at inimbita mo si Brother Noe dito sa ating programa. Muli, sana tayong lahat ay pagpapalain ng ating Panginoon. Hanggang sa muli po,
ng sharing from the city. Maraming salamat sa babae.